why, stay safe and alert po tayo sa lagay ng panahon. Makinig sa abiso ng mga panahon at mga otoridad sa inyong lugar para sa iyong kaligtasan. At para sa emergencies, ito ang mga numero na pwede niyong tawagan. Ayan. Kumusta naman kayo dyan, mga katropay? Sana okay po ang lagay ninyo. Sana hindi po brown out sa inyo at may access po kayo to water and your basic needs. At tulad namin, kayo rin mas naiintindihan nyo kung gaano kahalaga ang makinig sa mga announcements right now at mag-reach out sa mga matutulungan natin kung maaari po tayong tumulong. Alright. Ayan. Okay. So mga katropay, once again po, our prayers and thoughts go out sa ating mga kapamilya, katropay, na nasalanta ng bagyong Paeng. Okay, so ngayon naman po, no, usapang skincare po ulit tayo. Balik po tayo kay Dr. Claudine para sa ating segment for today. Yes, at sana mga katropay, tulad namin, marami kayong natututunan at na-realize natin kung gaano kahalaga ang skincare tulad ni Ming. Oo, ngayon marami ako natututunan. Nag-notes na ako. Sa gap, notes ako, Doc. Thank you. Oo, okay, ang dami so, na niyang kinonsulta kay Doc. May feeling kung darating kay Ming. Ano po. Thank you, Doc. Thank you. Okay, so pagdating sa usapang skin, marami ka talaga mababasa online. Pero syempre, tama na ang ating pagmamarites sa usapang medical. I-confirm natin yan kay Doc. Sabi nga natin ng ating segment today, kung myth ba o legit. Nicole, ano ba ang una nating tanungan? Ito na, Doc. Ang daming gumagawa nito at ang daming mga Viber messages na nagpapasahan nito. Ang kalamansi, lemon at apple cider vinegar. Naku, nangingilo na ako, iniisip ko pa lang. Ay, nakakaputi daw ng dark spots. Myth or legit? Myth. Ito ay mali sapagkat ang kalamansi, lemon at apple cider vinegar ay may mga acids na imbis na makaputi ng balat ay nakaka-irritate pa. Lalo na sa mga areas na may manipis na balat kagaya ng underarms, face, and then sa singit natin. Yes. Okay, so myth po yan ha. So, huwag niyo pong gagawin. Ano po, ito na po. Kung natanggap niyo po yan sa isang message o sa Viber message o sa pinagpasahan man, ito na po, confirm na po ni Dr. Dean. Number 2 po natin, nakakasama sa iyong balat. Nako, baka maraming guilty dito. Ang pag-scrub, gamit ang lupa or cleanser scrubs. Myth or legit? Legit. This is true because scrubbing is trauma to your skin. So sabi ko nga kanina, di ba, friction, it's one of the cause. Like yung sa kilikili natin. So yung isa yun sa mga cause. So friction din kasi yun kapag gumamit ka ng mga scrub. So plus, our skin replaces dead skin every 2 to 4 weeks. So we don't need to scrub. So basta may soap, may water, okay yon. So malinis, mas clean ang ating skin. So ang recommended, Doc, is bar soap? Yes. Instead of liquid? Kasi yung liquid, lalagay mo talaga dun eh. Mm-mm. So bar soap? Yes, because ang soap talaga is bar, di ba? So para maging liquid siya, so you have to add preservatives para ma-preserve na liquid state siya. So mas maganda, bar soap. Kasi yun talaga yung sabon. Oh. Buti na lang hindi ako social na nag-liquid soap. Bar talaga ako. Bar ka talaga? Oo. Yung beige na ano, pwede ba sabihin yung brand? Pero yung beige talaga na. So, hindi kasi, fa-follow up ako dito. Kasi ako, guilty ako dito eh. Lupa ako eh. Sometimes it's bar lupa. Ay, napakaganda naman lupa. Talaga. Lupa. Lupa. Lupa ako. Lupa ako. So, siyempre, ang gusto mo yung may bula. Mm-mm. Pero pag bar, miss, hindi mo makakuha yung bula. Paano yun, Doc? Hindi naman yung bula yung ano natin dyan eh. Yung pagiging cleanser ng okay. Soap. So, yun, di ba, like yung in-explain ko kanina, merong mga surfactant. So, yung mga soap na yun, lahat, halos meron nun. So, yun yung nagre-remove ng dirt. So, hindi naman siya necessarily kailangan mabula, ganyan. Plus, kapag nag-scrub ka kasi, lalo kapag mga dry yung skin mo, so, dry na nga, ni-scrub mo pa. So, parang liniha mo sarili. Okay, liniha mo. So, hindi po yung bula yung indicator na malinis yes. ka. Yes. Huwag po tayo maniwala sa commercials na sobrang covered na bula. Ganon, di ba? Ito naman, Doc. Kailangan mo lang mag-sunscreen kung ikaw ay lalabas ng bahay. Myth or legit? Myth. Myth. So, not only are we exposed to sunlight, even we spend most our days indoors. Kasi di ba sa loob ng bahay, we have artificial lights. So, ito yung tinatawag na visible lights. So, kasama dyan yung mga nasa computer natin, nasa laptop. So, lalo ngayon, work from home. So, we have to use sunscreen pa rin, even if nasa loob.
Pero if nasa loob ka, indoors, you have to reapply then every 4 hours. Outdoors, every 2 hours. Oh, next week, may sunscreen na tayo dito. Ako meron talaga. Ako. Ikaw dito, Migs. Ako. Kila ka. So, Vanessa tayo. Para ma-preserve natin yung beauty of face mo, di ba? Ito naman, Doc. So, bigyan mo naman po kami ng mga tips kung paano makakaiwas sa mga skin care. Yan. Ayan, na alamin natin mamaya ang iyong... At kailangan natin alamin ang iyong skin type para malaman kung ano ba ang mga produkto na dapat mong gamitin para alagaan ang iyong balat. So yun yung sinabi, advice sa atin kanina ni Doc. And then, how do we go on from there, Doc? So, sabi ko kanina, we have 3 steps ng skincare. So, cleanse, moisturize, and protect. So, kaya kailangan alamin mo yung skin type mo so that alam mo kung anong gagamitin mong cleanser, moisturizer, and then sun protection. Tapos, pagdating naman sa sun protection, gumamit tayo ng may SPF 50 pataas dahil kahit nasa loob lang tayo ng bahay. Ang tamang application is 30 minutes bago ka lumabas for sun exposure and then reapply every 2 hours kung nasa labas. Kung nasa loob ka naman ng bahay, every 4 hours. Gumamit lamang ng mga mild, fragrance-free, non-comedogenic, so ibig sabihin ng non-comedogenic, hindi nakaka-block ng pores, skincare products to prevent irritation. Siguraduhin na legit at FDA-approved ang mga products na iyong gagamitin para siguradong ligtas ang iyong balat. Okay. Naisip ko kasi na pag ganun ako, kasi every after 4 hours, paano kung nasa event ka, may kailangan kang gawin? So best effort na lang, Doc. Best effort na lang. Usually kasi kami pag girls, yung makeup namin may sunscreen factor din. So pwede parang, na 2-in-1. Yun na yun. Pero sabi mga boys, spray, may mga spray for the boys. Pwede, type na lang. Kasi alam ko tamad yung mga boys. Mga girlfriends talaga, kung napapaskincare nyo yung jowa nyo, maal na mahal kayo ng jowa nyo. Ibang level na yan. Okay, so maraming salamat, Dr. Claudine, sa napaka-informative na usapan this morning. At syempre, salamat din sa aming health partner, ang Consulta MD. Kung kailangan nyo na online doctor consultation 24/7, the doctor is in sa kanilang health app. Unlimited rin, so kahit telebabad kayo ni Doc and no appointment needed, you can actually talk to Doc anytime and anywhere. Sa aming pagbabalik, si Nicole may isi-share naman pagdating sa skincare. Ano kaya yan? Alamin natin sa pagbabalik ng Dr. Care. Thank you, Doc! Thank you, Doc! Thank you so much! Thank you, Doc! Thank you! Ay, ito, Doc! Oh!